What's up again sa inyo mga kalapatids at magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw ng mga kalapatids ay ipapakita ko na yung fantail na nakuha natin at ipinaris natin dun sa fantail na ibinigay din ni Idol Prem Love. So mga kalapatids, ipapakita ko na sila sa inyo at siguradong magugustuhan nyo ito dahil napakagandang ibon ang nakuha natin mga kalapatids. Pero bago ang lahat mga kalapatids, ito muna, ipapakita ko sa inyo ang bagong design na in-release ng clothing ng tropa natin. So, ito yun mga kalapatids. Napakaangas tignan mga kalapatids ng dragon na in-release ng ating tropa. So, ayan, napakagandang t-shirt. Magandang tela, hindi mainit pero pinapawisan tayo dahil tirik na yung araw. So meron ding tiita to mga kalapatids. At kung nagustuhan yung t-shirt natin mga kalapatids, PM nyo lang siya. Very affordable price yun mga kalapatids, no? Support lang tayo sa tropa natin. So ayun nga mga kalapatids, Republic Clothing Dragon New Design. So limited lang to mga kalapatids, kaya PM nyo lang siya. Ilagay ko din yung Facebook niya sa ilalim. So ito mga kalapatids ang bagong ibon natin. Ito ang unang cock na nakuha natin doon kay Sir Wende. Napakagandang cock to mga kalapatids dahil isang saddle. Ayan, tignan nyo. Napakagandang kulay na. So hindi siya ribbon tail mga kalapatids. Ayan ang kulay ng pakpak. Ayan. Sobrang liwanag. So mailap siya mga kalapatids, pero for sure makakapagpalabas tayo ng magandang kulay. Ayan, maganda din ang katawan. Ipinaris na nga natin 'tong mga kalapatids doon sa ibon ni Idol Prem na binigay. Sobrang ganda mga kalapatids ng kulay na 'to, isang saddleback. So nabili natin itong mga kalapatids kay Sir Wende. So kung gusto nyong bumili ng ganitong ibon, message nyo lang si Sir Wende dahil quality yung mga ibon niya mga kalapatids. Lalo na pag fantail, dahil fantail specialist siya dito sa Iloilo mga kalapatids, no? At ito naman mga kalapatids ang isa pang ibon na nakuha natin kay Sir Wende. Isang ribbon tail. Ayan, tignan nyo. Ayan, napakaganda, no? Mga kalapatids, pag ribbon tail yung isang fantail. Ayan yung crested feathers niya sa likod. Ayan. Ito. At ayan ang muff. Ito yung paa niya mga kalapatids. So ayan nga mga kalapatids, pag bumili kayo ng fantail, piliin nyo yung maganda yung muff sa paa niya. Isang kulay brown na fantail. Ribbon tail. Ayan mga kalapatids. White flight din. Ito kabila, ganun din. Ayan. So, ibinair na nga natin to. Pero nahihirapan silang kumasta dahil dito sa buntot nila. So, gagawa natin yun ng solusyon mga kalapatids. Tatanong tayo dun sa mga eksperto sa fancy pigeon kung paano. Kung gugupitin ba yung buntot ng hen or sa cock. Try natin mga kalapatids i-chat mamaya si Sir Cristo or si Sir Wendy. Ayun nga mga kalapatids, ang mga bagong fantail natin dito sa loft, no? So update na lang tayo mga kalapatids dito sa loft. Ang ating Budapest ay may dalawang itlog na at naglilimlim naman sila ulit.
Ayan sila mga kalapatids, naglilimlim na yan ulit. So hopefully this time, makakabuo na tayo. Pero mga kalapatids, may problema. Dito sa ating Chinese owl, isang malaking himala. Kasi nga mga kalapatids, di ba usually yung kalapati, pag nangingitlog dalawang piraso lang. Dito mga kalapatids, tatlo! Ayan mga kalapatids, papakita ko sa inyo. Ayan mga kalapatids! Napakamalaking himala. Dahil tatlo nga ang itlog nila, no? Ayan, tatlo ang itlog ng ating Chinese owl. So nagdududa tayo mga kalapatids, baka dalawang hen to ang nabili natin. Kaya tatanungin din natin mamaya si Sir Cristo kung normal ba na tatlong itlog ng kalapati. Ayan. So mga kalapatids, for your information, nangingitlog nga pala yung kalapati pag sobrang taba na nila, no? Na popodos yung itlog pero walang similya. Kaya minsan makikita nyo na kahit walang kak nakasama yung hen ay nangingitlog. Pero mga kalapatids, walang similya yun. Ayan. Grabe talaga to mga kalapatids, tatlong itlog. Titignan natin yan after 5 days kung may similya or wala. Pero usually talaga mga kalapatids, dalawa lang ang itlog ng kalapati. So ayun mga kalapatids, may bagong itlog na naman yung cof natin. Yung parents nito. Ang parents niya, may itlog naman. May itlog na naman at naglilimlim na dahil sobrang laki na nung dalawang inakay natin, no, na magkasing kulay. Ayan. Maamo to mga kalapatids. Ayan, maganda pang kulay. So ito mga kalapatids, ang cof natin na breeder. Ayan yung fantail natin dyan sa itaas. Yung cof dito sa pangalawa. Ayan, naglilimlim na sila. Ayan, matapang na yung kak. Ito mga kalapatids. Ayan, may dalawang itlog. So dito naman mga kalapatids sa baba. Ito yung, kung nakita nyo yung itlog, yun yung itlog niya talaga. Yung dalawang inakay dyan ay anak ng dalawang to. Pinayaya natin dyan sila sa ilalim para makapag-itlog sila ulit at makabuo tayo ng linyada nila. So dito mga kalapatids, sa dalawang to, malaki na. Ayan. Sobrang laki na ng inakay natin dito mga kalapatids na ayan. Aray! Masakit ang kuko. So dito mga kalapatids, merong good news. Dahil may itlog na naman ulit itong blue bar natin. Ang Cebu. Yan. So nang itlog sila nung ito. Second clutch, 8, 13, 20. So, malaki na rin naman yung inakay nila. Ayan. Pwede na nga pang second clutch. So, dito mga kalapatids. Ayan, nagkamali tayo. Dahil akala ko itong isa ay recessive brown. Recessive red. Ano bang tawag doon? Dalawang red bar pala mga kalapatids, no? Ayan. Parehong red bar. Yun nga lang, yung isa ay may batik sa ulo. Tsaka white light. Tignan yung mga kalapatids, nanunuka. Ano bang kinakain niya dyan? So, ayun nga mga kalapatids, ang love update natin dito. At ang mga ibon natin dun, mga flyers natin ay pinakawala natin, nandun sila. Ngayon sa bubong. So, ayun nga mga kalapatids, at pinakawala natin dito yung mga flyers natin. Yung natira dito ay yung cock ni Boss Nixon. So, kinuha niya yung hen dahil mag-start na yung training ng Sambuanga race nila. So, sabi niya, hihiramin niya daw muna. Pagkatapos ng race ay babalik niya.
for sure makakapag-produce tayo ng magandang ibon dahil magiging finisher na yun. Pero sabi niya mga kalapatids, may isa pang breeder na ipapahiram sa atin, yung kapatid ng champion niya. Dahil sa mga hindi nakaalam mga kalapatids, ay si Sir Nixon ay marami ng napanalunan na race dito sa atin. No? Kung hindi niyo pa nakita yung video ng mga trophies niya, ng mga achievements niya, yan, click niyo yung ano dyan sa itaas, yung link. Lagay natin. So ayan siya mga kalapatids, nag-iisa. Nalulungkot dahil wala nang kasama. So siguro mamaya pa yun baba dahil nagpapa-araw pa yung mga kalapati natin. So nandun nga sila mga kalapatid sa itaas. Ayan. Nakikita nyo ba mga kalapatid, nandun sila sa itaas. So nandito tayo ngayon. Sobrang init. Yung iba hindi natin makita. Sampo yung pinakawala natin, pero yung nasa bubong ay anim lang, ay bali 11 lahat dahil yung isang breeder natin pinakawala natin dahil butcher na natin sila dito. Yung iba hindi natin makita, siguro nagronda. Mamaya pa yun uuwi mga kalapatids, no, dahil sabik na sabik. Twice a week lang tayo nagpapakawala para sa ganun ay masabik silang Romonda. So hanggang dito na lang muna mga kalapatids, at maraming salamat sa mga tropa natin at sa inyo mga kalapatids na sumusuporta sa amin. So ayun nga, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, hit nyo na nga yung subscribe button dyan sa ilalim. At napakamaraming salamat mga kalapatids, at ayun nga, happy flying! Peace out!